10:30 na! Inuman na ng gatas yan! Okay, 10:30 na at matutulog na ako. I-share ko sa inyo yung gatas na iniinom ko every morning at bago ako matulog. Okay, disclaimer ka lang. Nabulula ko. Disclaimer lang guys, hindi po sponsored ang video na ito at hindi rin po ako binayaran ng gatas na iniinom ko. Gusto ko lang i-share sa inyo yung naramdaman ko at yung naging resulta sa akin. Pero pakita ko muna sa inyo kung anong gatas yung tinutukoy ko ha. Ito po yung gatas na iniinom ko sa ngayon, yung Ensure Gold gawa ng Abbott. Sobrang naging super duper effective nito sa akin. Siguro gugulat kayo, no? Uy, bakit? Matanda ka na ba? Ba't umiinom ka niyan? Hindi pa po ako matanda. Pero alam niyo ba, inisip ko naman kasi, papunta rin naman tayo dun eh, di ba? Kahit na anong gawin mo, tatanda ka pa rin. Pero kung gusto mo na medyo ayaw mo tumanda ng mabilisan, ebe, patusok-tusok ka na lang ng kung ano-ano. Pero kung gusto mo naman na bukod sa nagpapatusok-tusok ka para yung physical mo ay bumabata, kailangan din yung lakas mo, hindi rin ito nababawasan ng mabilis or at ibig ko sabihin, yung lakas mo ay naibabalik mo, parang yung lakas mo pa nung teenager ka, ganun. Nung mga nakarang araw kasi, parang naramdaman ko na hindi araw, buwan pala. Naramdaman ko na parang nanghihina ako, nalalambot yung mga, alam mo yung parang kulang sa energy, yung katawan ko, yung parang tamad na tamad ako na mag-vlog. Napansin niyo ba, minsan tagal kong hindi nakakapag-upload ng video kasi nga sobrang natatamad ako, parang wala akong energy. E di kinuwento ko nga sa asawa ko, sabi niya, try mo kayang uminom ng gatas, yung Ensure Gold. Kasi daw, yung katrabaho niya, yung asawa niya, bata pa, nainom na rin ng Ensure Gold. So, syempre, nabasa-basa muna ako sa Google, nanood ako sa YouTube, meron na ako napanood na 30 plus pa lang siya, nainom na siya ng Ensure Gold. Sinasabayan niya yung nanay niya, kasi nga, medyo parang nanglalambot na rin yata siya. At alam niyo ba, grabe talaga itong si Ensure Gold. Grabe nga alam mo yun, yung tipong mararamdaman mo na energetic ka na, okay na yung katawan mo, nanumbalik yung lakas ng katawan mo, yung tipong eto, ang galing niya talaga, napahanga talaga ako ni Ensure Gold. Yung kauna-unahang bili ko is yung ganitong kalaki lang, eto. Pero hindi vanilla flavor, chocolate flavor, kasi marami ako napanood dito sa YouTube na mas masarap daw yung chocolate, mas nagustuhan nila. So syempre, yun yung unang-una kong binili, 400 grams na ganito kalaki yung 400 grams, ayan no. Parang mga nasa 800, 900 yata, or 700, basta ganyan, naglalaro sa ganyan yung 400 grams niya. Nung natikman ko siya, hindi kasi ako mahilig sa chocolate. Hindi ko siya nagustuhan yung chocolate. Pero syempre, dahil nga mahal, inubos ko siya. Siguro yung isang ganito na 400 grams, may inom mo lang siya ng 4 days. Ganun lang. Kasi nga, inom ka ng morning, iinom ka ng evening bago ka matulog. At kung bakit ko nasabing 4 days, kasi nga, 6 na scoop ang kailangan mo ilagay sa mug mo or sa baso mo. The second time na pagbili ko, nung naubos ko ng chocolate, sayang naitapon ko yung lata niya. Ito na itinaray ko naman. So, maliit lang ulit. 400 grams lang. Vanilla flavor or yung gatas nila. Sobrang nagustuhan ko yung gatas nila kumpara sa, chocolate flavor nila. Okay. Disclaimer ulit. Magkakaiba-iba po tayo ng lasa, ha? Sabi ko nga sa inyo, mas marami yung umiinom na tsokolate at mas nagugustuhan nila kumpara sa vanilla or sa gatas na flavor. Ako, mas nagustuhan ko naman yung, itong vanilla nila. So, ito mabilis ko rin din naubos. 4 days lang din siya. And then, nung natikman ko na siya, nasarapan na ako. Saka na ako bumili na itong 850 grams nila. Ito mga nasa 1.7. Ganun. Tapos, siguro may inom lang siya ng mga 1 week or more than 1 week. Pakita ko sa inyo yung scoop. Ganito ba naman kalaki yung scoop nila? Ito nga, konti na lang yung laman. Ayan, tingnan nyo. Diba? Ang laki ng scoop nila. Grabe, sabi ko nung binuksan ko nga ito, nakita ng scoop. Hala, sabi ko laki ng scoop. Diyos ko, baka 2 days lang, ubus ka na. Pero sobrang sarap at sobrang sulit ng ibabayad mo. Kasi mararamdaman mo yung changes ng katawan mo na talagang lalakas ka talaga. Pero ng mga unang inom mo pangalawang araw, wala ka pang mararamdaman. Sa akin na, sa katawan ko, okay, disclaimer na naman, iba-iba po tayo ng katawan. So, iba-iba rin yung magiging resulta niya sa atin. At syempre, iba-iba rin yung magiging, tawag dito, impact ba yun? Kung mas mabilis or mas mabagal yung magiging
epekto sa'yo ng gatas na iniinom mo. Dahil nga patulog na ako, kailangan ko nang uminom ng gatas, pero naisip ko na i-share sa inyo kasi nga baka merong naghahanap ng gatas na gusto ay pababalikin yung dating lakas mo, yung tipong sakit ka ng yung tuhod mo, yung sakit ka ng tumayo, maglakad ng malayo, di ba? Parang masakit na yung mga joints mo, ganun-ganun. Pero syempre, kailangan magpa-consult ka muna sa doctor mo, ha? Huwag mong kalimutan yun. Consult your doctor first. So, ang gagamitin ng ating baso ay etong clear lang muna para may pakita ko sa inyo. Okay, bago ko ginawa ulit ito, eto tip ha. Kasi ang tubig nito kailangan 185 lang yata ml. O tama, 185 ml tapos 600 or 600 dami. 6 cup lang yung lalagay natin lang. Nilalagay mo yung 6. Tapos nung gumamit ako ng na feeding bottle ng pamangkin ko, nanganak kasi yung kapatid ko, yung hindi pa niya nagagamit na feeding bottle. Doon ako kumuha ng sukatan ng 185 ml na tubig. So, tinaray ko siya sa clear para makita ko na kung gano'ng karami. Hanggang dito lang siya, ito. Yung 185 na tubig. Mainit po ang ginagamit ko, mainit na tubig. Tapos, sinalon ko to sa mug para makita ko rin kapag nasa mug, gano'ng bakatas yung tubig. So, sa mug, parang lumagpas lang siya ng konti sa kalahati kapag mug yung gagamitin mo. So, pakita ko sa inyo kung paano ko tinitimpla si Ensure Gold. Ensure, baka naman. Baka naman, di siya mahal. Sa bagay, okay lang eh. Effective kasi siya. As in, super duper, mararamdaman mo yung changes ng pangangatawan mo na, uy, bumabalik yung lakas ko. At yun yung mahalaga. Kahit ka gumastos ng mahal, kahit malaki, ay nararamdaman mo na, okay lang, eto, may magandang resulta naman sa katawan mo. Kaya magtitimpla na tayo, iinumin natin, papakita ko sa inyo kung gaano karami yung 6 na scoop na iinumin natin at sobrang sarap. Promise talaga, sobrang sarap. Tara, timpla tayo. Eto na nakaready na, binuksan ko na yung gatas ko, tapos niready ko na rin tong aking baso. Tapos nandito yung thermos namin. Balit lang yung thermos namin kasi wala nga nagkakapit sa amin, gatas lang. So again, bago ako maglagay ng tubig, nilalagyan ko muna siya ng 6 na scoop ng gatas. So eto na yung gatas niya. Sobrang bango ng gatas niya, guys. Ayun yung scoop niya kunin natin. So eto yung unang scoop natin. Tapos ilalagay natin dito. Wala, baka matapon pa. Ito. Sa camera kasi ako nakatingin eh. 1, tak-tak nyo. Tapos... ito yung pangalawa, tapon-tapon na kasi sa camera ko nakatingin. Ito yung pang-apat. Ito yung pang-lima. Ito na yung pang-anim, last na to. Ayan. Kung napansin nyo yung gatas niya, halos nang halahati na ng baso, di ba? Eh, kailangan natin sundin yung kanyang instruction. Tanggalin natin tong kutsara ko at nang kumuna rito. Tingnan nyo, kalugin ko lang para pumantay siya. O, diba? Nangalahati na agad siya. Tapos hanggang dito lang yung tubig. So, ang ginagawa ko, syempre, pag nilagyan ko siya ng tubig, mapupuno siya hanggang dito, tapos bababa. Kasi syempre, may, hindi pa tuyo, hindi pa tunaw. Anong tuyo? Hindi pa tunaw yung gatas niya. And then, kapag may tubig na, halimbawa kasi minsan hanggang dito lang, dinadagdagan ko hanggang dito. So, ito, lagyan na natin tubig na mainit. Ito na yung tubig na mainit. Lagay muna tayong konti. Tutunawin lang muna natin siya. Yan. Tapos, tayo natin. Baka matabig ko. Haluin ko siya. Tingnan nyo, o, di ba may gatas pa dun sa ilalim. Ito. Yan. So, tutunawin ko muna siya. Kailangan tunaw na tunaw siya kasi sayang naman. Pero masarap siya kahit hindi masyadong tunaw kasi nimumuya ko. Sinisimot ko talaga. Ayan. Kapag ganyan na siya, napansin nyo, kulang pa siya rito, yung may gatas pa. So, dinadagdagan ko siya ng tubig. Para 185 ml talaga siya. Yan! Sakto na. Tapos, haluin ko lang siya maigi. Hanggang sa matunaw siya 100%. Ang bango. Ito lang gusto ko sa gatas na ito eh. Sobrang bango at sobrang sarap. Yummers na yummers. Ito na siya.
Pero mas maganda kung samag mo siya ikakalaw. Siyempre, may hawakan. Pinakita ko lang sa inyo, kaya, sa baso ko siya, kaya. Sa baso ko siya, ulitin ko. Pinakita ko lang sa inyo, kaya sa baso ko lang siya kinanaw ngayon. So, ganito yung itsura niya. Haluin nyo lang siya maigi kasi minsan may mga gatas na bubuo pa rito. Inamin na natin siya at excited ako uminom ng gatas na ito kasi nga, grabe talaga ang sarap ng gatas na ito. So, ito na ang gatas ni Daisy, pampalakas ng katawan, pampalakas ng tuhod. Inamin na natin. Ang sarap. Yummers! Ah, ang sarap. Na-addict na ako sa kanya. Sobrang sarap niya talaga. Mmm. Mmm. Naubos ko na. Tapos diba, ito may mga lata. Huwag ka mag-alala. Sinisimot ko yan. Kasi sayang, hindi mahal. Mmm. Ang sarap. Tapos, dahil nga nanghihinayang ako, nilalagyan ko kasi ng konting tubig. Parang binabanlawan ko yung baso, ganun. Para ilalamunan ko rin na babanlawan. Ayan. Ang sarap talaga. And sure, baka naman. So, ayan. Malinis naman dahil ikaw naman yung mga siya kagata sa man yan. Ngayon mo lang. Ang tubig namin maligam-gam na. Hindi na siya mainit na mainit. Napansin niyo na yung streak ko. Grabe. Ang sarap. Sulit na sulit. Kanina, 10:30 lang yata nung nag-chika-chika tayo. So, ayan na. Tutulog na. Relax lang muna ako ng konti. Tapos tutulog na. Ang sarap na tulog ko dito kasi nakapag-gatas na ako. Siyempre, kailangan lang natin spread ang love. No hate and always be positive. Babush! Huwag niyo kalimutan mag-ensure, girl. Ensure. Baka naman. Oh,